Sining 1, Quarter 3, Week 6. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Sa pagtatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang makalilikha ng disenyo sa pamamagitan ng paglagay ng tinta, mga daliri, palad o anumang parte ng katawan at pagdidiin nito sa papel, tela, dinding, at iba pa upang makalikha ng impresyon. Ngunit bago natin umpisahan ng ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay magkakaroon ng baliktanaw. Para sa panuto, mabigay ng tatlong halimbawa ng mga likhang sining na gawa ng tao na makikita sa iyong paligid. Mahusay mga bata! Natutuwa ako dahil inyong natatandaan yung tinalakay natin noong nakaraang linggo. Inyong tandaan mga bata, ang mga bagay sa paligid ay may kanya-kanyang laki, lapad, hugis, anyo at tekstura. Ang tekstura o texture ay ang itsura at kalidad ng panlabas na anyo ng isang bagay. Matutukoy ito sa pamamagitan ng pagsuri, pagdama, o paghawak sa isang bagay. Ang mga halimbawa ng tekstura ay makinis, magaspang, malambot, matigas, patag o hindi patag. Maaaring maipakita ang laki, hugis, lapad o tekstura ng isang bagay kung gagamitin ito sa pag-imprenta. Ang sining din mga bata, ito ay anumang gawain o likhang pinagbubuhusan ng husay at talento. Ito ay nasa paligid at nilikha ng iba't ibang tao. Makikita rin natin sa mga ito ang iba't ibang linya, hugis at tekstura na ginagamit ng mga artist sa pagguhit. Mga bata, atin ang simulan ang ating aralin sa araw na ito. Ngunit bago yan, alam mo ba na maaari tayong makagawa ng likhang sining gamit ang ating mga daliri, palad o iba pang parte ng katawan? Nasubukan mo na bang magkulay gamit lamang ang iyong kamay? Ano-anong mga disenyo o larawan ang iyong mabubuo sa pamamagitan nito? Mga bata, sa araling ito, makalilikha ka ng imprenta sa pamamagitan ng paglagay ng pangkulay sa iyong kamay, daliri, palad o iba pang bahagi ng iyong katawan at paglalapat nito sa papel, tela, pader o sahig. Mga bata, itaas ninyo ang inyong dalawang kamay. Pagmasdan ninyo ang inyong mga daliri. Bilangin nga ninyo kung ilan ang inyong mga daliri, mga bata. Mahusay, mga bata. Pagmasdan ninyo ang larawan. Ating bilangin kung ilan ang daliri ng mga kamay. Mahusay, mga bata. Mga bata, gamit ang inyong mga daliri, maaari tayong makalikha ng sining gamit ito. Ang nakikita ninyo sa larawan ay halimbawa ng likhang sining gamit ang daliri. Pinamitan din ito ng makukulay ng mga pintura. Bukod sa ating mga daliri, maaari din natin gamitin ang ating mga kamay para makagawa ng isang sining. Ngunit inyong tandaan mga bata, bago natin gamitin ang ating mga kamay sa paggawa ng isang sining, napakahalaga na atin muna itong hugasan. Upang hindi tayo magkasakit at upang maging malinis ang ating likhang sining. Narito naman ang halimbawa ng likhang sining gamit ang mga kamay. Gumamit din tayo rito ng mga makukulay na pintura o watercolor. Mga bata, maraming paraan sa malikhain at kakaibang paglikha ng sining. Kabilang na rito ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng katawan sa tulong ng mga bagay na matatagpuan lamang sa paligid. Tandaan na malaki ang naidudulot ng pagkamaparaan at orihinalidad sa pagpapaganda ng isang likhang sining. Para naman sa inyong unang gawain mga bata, paglikha ng iba't ibang disenyo gamit ang fingerprint, mga kagamitan, bond paper, at watercolor. Para sa pamamaraan, una, ilipat ang daliri sa basang watercolor
upang kumapit ang kulay nito sa iyong daliri. Maaari ring gumamit ng pintura kung wala kayong watercolor. Ikalawa, idikit ang daliri na may kulay sa bond paper. Bahagyang diinan upang kumapit ng mabuti ang kulay. Para sa ikatlong pamamaraan, lumikha ng iba't ibang disenyo. Mahusay mga bata! Mga bata, inyong tandaan, maaari tayong makalikha ng iba't ibang disenyo gamit ang ating mga daliri, palad at iba pang bahagi ng ating katawan upang makalikha ng impresyon gamit ang ating malawak na imahinasyon. Para naman sa pag-alam ng natutuhan, paglikha ng disenyong paru-paro gamit ang palad. Narito ang mga kagamitan na inyong maaaring gamitin. Bond paper, poster paint, at paintbrush. Narito naman ang mga pamamaraan na maaari ninyong sundin. Una, gamit ang paintbrush, pahiran ng poster paint ang kaliwang palad. Para sa ikalawang pamamaraan, ibakat ang palad na may poster paint sa bond paper. Para sa ikaapat na pamamaraan, maaaring lagyan ng disenyo ang nilikhang paru-paro gamit ang iyong fingerprint. At para sa panghuling pamamaraan, patuyuin ang natapos na gawain. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo. Natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maaari rin manood sa DepEd TV Channel IBC 13 tuwing Biyernes sa oras na 8:50 hanggang 9:15 a.m. Maraming salamat mga bata!